Hapon mga kapuntos, so sa hapon na ito may tatalakay naman po tayo dahil itong si Dino Diaz napakahilig mag bitbit ng kanyang sariling bangko, no? Ipinalilitaw niya na doon daw sa naganap sa aming debate, ako daw yung kanyang tinalo daw, no? Hindi daw nakapuntos ang punto por punto. At dahil sa mga sinasabing mga patutsada na yon ni Dino Diaz, para yatang hinahamon niya ako na gumawa ng debate review, no? Dahil sa mga pinagsasabi niya, ito na ang ating gaganapin na debate reviews at turang debate namin kung itong kawawang si Dino Diaz ay nakapagpatunay ba sa kanyang paksa. Halata po kasi na hindi naghanda. Okay, so ano ba din patagalin? Simulan na po natin. Ayan, so ito na. Simulan na po natin, ano? Tandaan natin na sa debating yon unang-una si Dino Diaz ang naghamon. Before kasi nangyari yung naturang debate, nagpapakalat siya ng mga chismis na siya daw ay naghamon sa akin at ako daw tumanggi. Wala akong maalala na mayroon siyang hamon sa akin na ako ay tumanggi. Kaya nga pinakita ko once ito sa ating video na yung conversation namin kung saan wala namang naganap na hamunan. Ang kanyang sinabi is hinaghamon daw siya doon sa mga comment section na hindi naman ako nagbabasa ng mga comment section. So, sabihin, hindi niya dinirekta sa akin yung sinasabi niyang hamon niya bagkos idinaan niya sa mga Marites. Yun ang ginawa ni Dino Diaz. At nung dumating yung pagkakataon na talagang ayun na, nagkahamunan na nga, nangyari na yung maturang debate, ako naman is nabaguhan doon sa paksa at very challenging para sa side ko dahil first time kong naka-enkwentro ng ganung paksa na titindigan ng aking kalaban na patutunayan niya na ang aral sa Iglesia Katolika ay kontrahan. Kapag sinabi mo kasing kontrahan, ibig sabihin, meron ka talaga mababasa, ito yung aral versus ganitong aral. The same Catholic ang source. Tingnan nyo yung ano, yung mga Muslim, kapag sila yung nag-atake sa Biblia na kontrahan daw. Hindi ba, kumukuha ng talata versus isang talata? Tapos pagkukontrahin nila, yun ang ibig sabihin ng kontrahan. May binabasa, may ebidensya. Hindi galing lang sa bibig ng isang tao. Kundi talagang may batayan. Ito sinasabi sa naturang paksa. Ito naman sa ganitong paksa. Ayan, magkakontra yung dalawang yan. O, kaya nga pinapaliwanag ng mga Kristiyano yung sinasabing allegedly contradiction. Para patunayan na hindi talaga siya contradiction, no? Mukha lang siyang contrary pero hindi siya contradiction. Yun po ang ibig sabihin po nun. Ito naman si John Ray, si Dino Diaz, very expected naman ako na doon siya mag-research sa allegedly Catholic faith contradictions. Ngayon na lang halimbawa, no? Yung mga allegedly contradiction. Sinasabi na may turo ay Iglesia Katolika na outside the Catholic Church there is no salvation, di ba? Pero meron ding turo ang Iglesia Katolika na yung mga nasa ibang sekta ay maliligtas. Oh. Yun ba ay contradiction? Hindi po, may paliwanag po Lumen Gentium diyan. Mukha lang siyang magkasalungat. Both parehong aral, mukhang magkasalungat pero hindi siya magkasalungat. Bakit? Ang ibig sabihin sa outside the Catholic Church there is no salvation, yun ay tumutukoy sa mga sekta na alam na ang Iglesia Katolika ay founded by Jesus Christ pero refuse pa rin silang pumasok dito dahil meron silang sarili nilang idea na mindset na kanilang sinusunod kahit na may ebidensya ng nakaharap sa kanila, sila yung sinasabing there is no salvation. Pero doon naman sa mga nasa ibang sekta na wala namang alam na ang Katoliko ang tinayo, walang nakapagsabi, walang nakapagpikita ng ebidensya, talagang blinded sila pero namumuhay ng tama
May kaligtasan yon. Pero yung pinakitaan ka na, ayon dito sa isang ebidensya from history, from encyclopedia, the Catholic Church founded by Jesus Christ, pero ikaw ay tumanggi dahil sasabihin mo, hindi ako naniniwala dyan, tao lang gumawa niyan. Yung mga ganyang argumento, there is no salvation. Akala ko, yung mga kukunin ni Dino Diaz, ha? Yung mga allegedly na mga Catholic faith contradictions daw, no? Halimbawa, pangalawa na mga example, ako na mabibigay ng example ng mga allegedly na hindi naman talaga magka-contradict. Ito ngayon, merong catechism, merong katekismo na nagsasabi that the Catholic Church worship the images, or worship the images. Oh, meron din namang referensya naman na meron din sa our Catholic faith naman, we do not worship the saints. Oh, magkakontra ba 'yon? Oh, para magkakontra pero hindi magkakontra. Bakit? Kasi yung worship na tinutukoy doon sa isa is referring to veneration. Tapos yung worship naman na tinutukoy sa isa naman sa our Catholic faith is referring to adoration. We adore God alone. Hindi siya magkakontra, pero mukhang magkakontra. Akala ko yun ang kukunin ni Dino Diaz na patutunayan niyang kontrahan ng aral sa Iglesia Katolika. Pero hindi eh. Ang pinagbatayan niya, mga marites. Oh. Eto, pakinggan natin kung ano ba talaga ang kanyang paksa narito. Mayro pong mga dagdag na roles. Hindi po natin siya mapilit o mapaamin. Maaari siyang umiwas. Pero tandaan po natin itong ating pinapatunayan. Hindi po ito matutulan. Ano po? So ngayon po mga kaibigan at kapatid, ang paksa po namin na pagkasunduan, papatunayan ko na ang aral ng Katoliko ay kontrahan. No? Ang mga aral nila ay kontrahan. Ayun po yung paksa ni Dino Diaz na batay sa aral ng Katoliko. Pag sinabi kasing aral ng Katoliko, dapat nakabati talaga sa magisterium o official na aral. Siyempre, ako naman expected ko yung mga babasahin niya is mga aklat Katoliko na confirm na official na aral. Iniisa walang binasa eh. Ito, pakinggan nyo siya. Tulad na lamang ng naganap na debate mga kapatid no kay brother John Rhee nang bahagi din po siya ng samahang punto por punto na sinabi po sa debate po sa debaters convention no ang ano niya ang tindig niya po ay si Maria ay nilinis na daw po sa womb tapos sinabi niya po no undaspat na pagsisinungaling hindi niya daw sinabi no sa debate nila ni Pastor Rian. So ngayon, hingiin sa atin ni Brother John do ito. Yun ang ginamit niya yung kay Brother John Rhee na parang pinagkontra ni John Rhee yung kanyang sarili. Ito naman si Dino Diaz, kung makapagsalita, parang hindi rin sa kanya nangyari. Maging siya sa naturang debate, may contradiction sa kanyang sarili. Ito, tinan mo ito ha. Ayan ha. Tinanong ko si Dino Diaz. Tinanong ko Dino Diaz ha, sinong Bible scholar ang maipakita mo? Sinong Catholic Bible scholar ang maipakita mo na kumukontra kay John Rhee? Ano ang sagot niya? Eto. Sinong Catholic Bible scholar ang maipapakita mong kumontra sa paliwanag ni John Rhee? Okay, si John Rhee mismo. Siya po yung Catholic scholar, ibig sabihin po ng scholar, nag-learn po ng aral mula sa Katoliko. Ayan ha, maliwanag dyan, tinatanong ko siya, sino ang Catholic Bible scholar na may tuturo mo na kumukontra kay John Rhee? Ang sabi niya, si John Rhee mismo. Yan ha, talagang sinabi niya, anong tanong ko? Sino ang Catholic Bible scholar na kumukontra kay John Rhee? Ang sagot niya, si John Rhee mismo. O yan, si John Rhee mismo sa kanya is Catholic Bible scholar o Catholic scholar, the same lang yun. Catholic scholar o Catholic Bible scholar, the same lang po yun. Ngayon, ang tanong ngayon, yun ba, binawi ba niya yung sinabi niyang yun? Eto. Yang sinasabi mo na si John Rhee Bible scholar, yan ba ay kasinungalingan o kinonfirm niya?
Una, kasinungalingan yung sinabi mo na sinabi kong Bible scholar si John Rhee. Una, kasinungalingan yung sinabi mo na sinabi kong Bible scholar si John Rhee. Si John Rhee. O yan, malino yun ha. Binawi ni Dino Diaz. Una, tinanong ko siya, sino ang Bible scholar na kumukontra kay John Rhee? Ang sagot niya, si John Rhee mismo. Sinong Catholic Bible scholar ang may papakita mong kumontra sa paliwanag ni John Rhee? Okay, si John Rhee mismo. Sa pangalawang beses naman, sabi niya hindi daw niya kailanman sinabi na si John Rhee ay Bible scholar. Una, kasinungalingan yung sinabi mo na sinabi kong Bible scholar si John Rhee. Kundi Catholic scholar, the same po yun. The same. Ayan, nakita na ninyo. Yan ang kanilang problema ngayon. So, dito naman tayo ngayon sa paksa. Ang paksa niya is kontrahan ang aral ng Iglesia Katolika. Kontrahan ng aral. Ngayon, ikalawang batayan niya, doon pa lang kay John Rhee, wala siya napatunayan. Bakit? Si John Rhee, sinabi ni John Rhee, si Mama Mary ay nilinis. Pangalawa, si Mama Mary ay hindi nilinis. Alin ang nagkakontra doon? Yung aral ba ng Katoliko ang nagkakontra o yung pahayag ni John Rhee? Though sinabi na ni John Rhee ang kanyang reason behind, bakit niya nasabi yon, pero alin ba ang nagkakontra doon? Yung aral o yung sinabi ni John Rhee? Siyempre, yung sinabi ni John Rhee based doon sa video pinutol nila. Pero pinaliwanag na ni John Rhee yun na hindi siya doon, hindi siya magkakontra doon. Bagkos is na-carried away lang siya lang dahil sa kakatanong nitong si Rhee Ann Fuentes patungkol sa nilinis. Narito ang paliwanag ni John Rhee. Ang punto ko is malinis yun. Dahil sa tanong niya puro nilinis, parang na-carried over ko yung salitang nilinis mo dyan do. Pero hindi yun yung contention ko na nilinis siya kasi nga immaculate eh, malinis. Yun ang paliwanag ni Brother John Rhee. Na kasi si Rhee Ann Fuentes, nagtatanong siya kung totoo ba na nilinis. Ang mindset kasi ni Rhee Ann Fuentes, doon nagtatanong lang siya. Pero ang mindset kasi niya na parang iniaabot niya doon sa mga nanonood is kino-confirm ni Brother John Rhee na nilinis. Na kapag sinabi nilinis, ibig sabihin is narumihan tapos nilinis, no? Si Mama Mary, siya ay nilinis gamit ang preventive redemption. Pag sinabing nilinis gamit ang preventive redemption, siya ay isinanggalang upang hindi magkasala. Siya ay isinanggalang upang hindi magkasala. Yung sa atin kasi is restorative redemption yung sa atin. Restorative tayo ay ni-restore. Narumihan na, nilinisan, kaya tayo na-restore. Si Mama Mary naman is preventive redemption. Preventive redemption kay Mama Mary. Nilinis si Mama Mary, kaya siya malinis na doon sa loob ng sinapupunan dahil siya ay nilinis gamit ang preventive redemption. Hindi siya kailanman narumihan. Yun ang ibig sabihin doon ni Brother John Rhee. Pero dahil ang tatanong ay ang mindset ay gamit ang restorative redemption, kaya sabi niya, hindi ko kailanman sinabi yan. Pinaliwanag ni Brother John Rhee yun. Para lang yung example lang natin, yung naalala ko yung kay Soriano, sinabi niya, kawawa naman si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakababatang kapatid. Ang nakakatandang kapatid, no? Si instead na si Abel yung mabanggit, ang nabanggit is Cain. Ito naman siya, imbis ang kanya sabihin is malinis, ang kanya nasabi is nilinis. Though the same lang yun dahil si Mama Mary talaga ay nilinis gamit ang preventive redemption. Walang turo sa Katoliko na si Mama Mary ay nilinis gamit ang restorative redemption. Ngayon, alin ang nagkakontra, yung aral ba? Hindi. Maliban na lang kung mayroong naipakita si Dino Diaz na turo sa Katoliko si Maria ay nilinis gamit ang restorative redemption.
E ang sabi dito, si Maria nilinis gamit ang preventive redemption. Magkasalungat. Yun, doon siya tatama. E kaso, wala namang aklat katoliko na nagtuturo na si Mama Mary ay nilinis gamit ang restorative redemption. Restorative redemption. Walang turong ganun. Kaya walang aral na nagkakontra. Kung merong nagkakontra man, yung nasabi ni John Ray, pero hindi yung aral. Ba't niya nasabi yun? Ba't parang nakakontra yung kanyang nasabi? Dahil na-carried away siya doon sa laging tanong ni Ray patungkol sa nilinis. O, di maliwanag naman yun eh. May aral ba na nagkontra? Wala. Meron lang magkakakontra sa aral kung meron siyang nabasa na si Maria ay nilinis gamit ang restorative redemption. O kaya si Maria ay hindi nilinis gamit ang preventive redemption. Kasi ang ayon sa turo ng Katoliko, si Maria ay nilinis gamit ang preventive redemption. Nilinis gamit ang preventive redemption o isinanggalang upang hindi magkasala. Isa pang batayan natin na makakapunto siya na nagkakontra ang aral. Halimbawa ganito, kung may mabasa siya, ang turo sa Katoliko, si Mama Mary is immaculate. Pag sinabing immaculate, hindi siya kailanman narumihan, no? Hindi siya kailanman narumihan, hindi siya kailanman nagkasala. Yun ang meaning ng immaculate. Pag meron siyang nabasa na sinasabi sa Aklat Katoliko, si Maria ay nagkasala, magkakontrang aral yun. Kaya, para sabihin niya na magkakontrang aral, dapat sana gumamit si Dino Diaz ng Aklat Katoliko, magkaiba ang turo sa the same topic, yun ang magkakontrang aral. Pero wala siyang ginamit eh. Nagputol lang sila ng video, tapos nag-interpret sila gamit ang video, at ipinalitaw na magkakontra ang sinasabi ni John Ray at hindi ang aral mismo. Bagsak ang ebidensya ni Dino Diaz. So, yan ha. Susunod natin balik. Sa ikalawa naman ang ebidensya naman niya kung pumasa ba sa kanyang paksa. Okay? Kita-kits ulit tayo. Bye-bye.